Great morning mga kabakyard. Ayan, muling nagbabalik si Greg Salazar dito sa GG Official TV. So, ayun mga kabakyard, isa na naman kalaman ang pag-usapan natin at isi-share natin dito sa ating channel para sa mga newbie. Ano? Para sa mga newbie na magmamano, mga kabakyard. So, sa mga veterano na, skip nyo na lang yung video na to dahil alam ko, alam nyo na yung pag-usapan natin. Pero sa mga newbie dyan, patuloy nyo lang na panoorin yung video na to. At pindutin na rin yung subscribe button dito sa baba ng kamay ko at notification bell para lahat ng video na pag-usapan natin tungkol sa ating kahiligan hindi nyo mapapalampas, no mga kabakyard, dahil updated na updated kayo sa lahat ng video na i-upload ko dito sa ating channel. So dito sa channel natin nag-share tayo ng kalaman tungkol sa ating pagmamanok, at ito ay sariling sistema lamang po natin na sariling experience. Hindi po natin tinuturo kung ano yung mga hindi natin na-experience. At dito sa channel na to, nagbibigay din tayo ng tutorial sa pagnegosyo at kung paano natin palaguin yung negosyo natin. Yan, so sa agri-supply mga kabakyard. At the same time, sa travel sa ating lugar. So ngayon mga kabakyard, pag-uusapan natin itong isang katanungan ng ating subscriber na napakasimple lang naman. Ay, pwede ba ang araw-arawin ang vitamin B12? Ayan, so ito yung mga pag-uusapan natin mga kabakyard, vitamin B12. Alam ko, pinag-usapan na natin to dati at matagal na, nasa 2 years na o 1 years na nakalipas nung pinag-usapan natin to, na alam ko natakpan na ng maraming video, kaya mga ibang newbie dyan, hindi na nila napapanood. So, ang sasagutin lang naman natin dito mga kabakyard ay kung pwede daw ba araw-arawin ang vitamin B12. Ayan, so napakasimple lang mga kabakyard, ito ay sariling opinion ko lamang, ito ay sariling experience ko lamang. At siyempre, may mga research din tayo na ginawa, no? Kasi hindi tayo pwedeng uminom na laman ng isang supplement kung hindi natin ito alam kung ano yung mga indication nito. So, mas mainam pa rin na magbasa ng indication, ano, ng isang supplement bago niyo bigay sa inyong alaga, para nasa ganun, hindi kayo magkamali at hindi masayang yung pera nyo. So, bumibili kayo ng mga supplement pero hindi nyo naman alam kung ano yung may tutulong sa katawan ng inyong mga alaga. Ayan. So, mahalaga itong vitamins na to mga kabakyard. Ito napakabenta sa market. Ito pa rin yung number one talaga na vitamins pagdating sa ating mga alaga manok, no? So, bakit pwedeng araw-arawin ang vitamin B12? No, so kailangan mga kabakyard, mag-umpisa kayo magbigay ng vitamin B12 sa inyong alaga ay 3 months pataas mga kabakyard. Yan, para masigurado. So 3 months to 4 months pataas po. Yan. So yan po yung experience ko at yan yung ginagawa ko, no? So bakit? Ulitin na naman natin bakit pwedeng araw-arawin. So dahil mga kabakyard, ang vitamin B12 ay mahirap i-absorb sa katawan ng ating mga alaga, no? So kahit may injectable pa man na B-complex, ang vitamin B12 ay mahirap i-absorb sa katawan ng ating mga alagang manok. Ibig sabihin mga kabakyard, yung ibang supplement, yung ibang content, substances ng vitamins na ito ay natatapon lang din, no? So natatapon lang din. So natatapon ito sa pamagitan ng pag-ipot, pag-ihi, nandun na yon yung sa ating mga alaga. So hindi lahat ng content nito, substances ng vitamin B complex na itinadaan natin sa oral ay hindi lahat na kukuha o na pupunta sa katawan ng ating mga alaga. So in short, hindi 100% na binigay mo yung isang caplet o isang tablet nito ay hindi 100% mapupunta sa kanyang katawan para tulungan yung nerve cell ng ating mga alagang manok. Okay? So bakit? Dahil ang vitamin B12 ay mahirap talaga i-absorb sa katawan ng ating mga alaga, dahil araw-araw may natatapon at araw-araw din nagagamit ng ating mga alaga ang vitamin B12 sa kanilang katawan. So ano nga ba yung vitamin B12 na ay tutulong sa ating mga alaga? So ito yung number one. Ito yung tumutulong na gawin yung mga nasirang nerve cell ng ating mga alagang ano. Okay? So araw-araw may mga nakakain ng mga alaga natin ng mga free radicals, no? Alam nyo lahat, hindi lahat ng mga patukan na binibigay natin ay safe. So may mga free radicals na nagkukos din ng sakit dahil nasusobrahan. Okay? So kailangan talaga malalim na research, malalim na kalaman ang ating malalaman bago natin ma-perfect yung pag-alaga. Kaya nga may mga tinatawag tayong mga veterano na dyan, kasi sila yung mga nag-aaral talaga dyan. So tignan nyo, nag-champion sila. Hanggang ngayon, nandyan pa rin sila, nag-champion sila sa mga malalaking event, no? So yun lang mga kabakyard, araw-arawin natin ang pag-iinom ng vitamin B12. Hindi tayo ng ating alaga. Pwede yung araw-arawin mga kabakyard, kasi hindi naman lahat na absorb nung katawan, sa katawan ng ating alagang manok ang vitamin B12. Okay? So pupwede siguro kung yung injectable, no mga kabakyard. Meron ding injectable na vitamin B12. So, nakapaloob dito yung vitamin B1, B6, saka B12. Yan. So, pero yung tatlong yan mga kabakyard ay yan yung mahirap i-absorb sa katawan ng ating malaga, dahil natatapon lang din yan. Natatapon at araw-araw nagagamit. Okay mga kabakyard. So, napaka-ikling kwento pero sa napakabuluhan naman mga kabakyard.
Kaya kung ikaw, natatakot kang magbigay sa inyong alaga ito ng araw-araw, eh pwede-pwede po itong ibigay. Lalo-lalo sa mga may edad na, sa mga cock na, mga kabakyard, sa mga brood cock, yan. So mga matatanda, 3 to 5 years, yan, araw-araw bigay nyo mga kabakyard. Ano, para lalong-lalo na sa mga mahilig magkulong ng inyong mga alaga. Kasi kulang sa space o takot na makabitaw sa talian, ang ginagawa ng iba, ilalagay lang nila sa kulungan. So hindi lang yung calcium ang nakakatulong para hindi malumpo yung ating mga alaga, kundi itong vitamin B12 din nakakatulong din ito kasi nagre-repair po ito ng nerve cell na nasisira. Pag nasisira yung nerve cell natin, nagiging cause nito kung sa tao nga nasisira yung mga nerve cell natin, nakakaranas tayo ng mga tusok-tusok, mga kabakyard, yung parang namamanhid tayo, tapos lagi tayo nangangalay, yan. So yan yung mga sintomas ng mababa o deficiency sa vitamin B12. Kaya ganun din sa ating mga alagang manok, mga kabakyard. Kailangan i-maintain pa rin natin yung vitamin B12 sa katawan nila. Hindi lang vitamin B12 kailangan, mga kabakyard. Vitamin B1, B6, B12. Maintain natin yan sa kanila. Nung sa ganun, malakas pa rin sila. Kahit na sila ay magkaedad na at kahit nasa kulungan sila, mahihirapan na sisirain o malulumpo yung ating mga alagang manok. Okay, mga kabakyard, siguro naman sapat na yon para tapusin natin ang video na to. At sana nagustuhan nyo, mga kabakyard. Kung nagustuhan nyo yung video na to, mga kabakyard, pwede nyo pong i-share sa inyong mga Facebook page, sa inyong mga kaibigan na nagsisimula pa lamang na mag-alaga ng manok panabong. Ayan. So, share nyo, mga kabakyard. At muli, maraming salamat. At kung bago ka sa aking channel, sana napindot mo na yung subscribe button at notification bell. So, hanggang doon na lang, mga kabakyard. At hanggang sa huli, at inuulit ko, pwedeng araw-arawin.